Hello guys, hello mga kabaryang patok na patok. Kumusta kayo? Kumusta din ang mga kapatid natin sa mga pangungulekta, iba't ibang klase ng mga barya o mga coin collectible hunters. I hope na sana okay tayong lahat at i-enjoy dito sa ating libangan ang pangungulekta ng mga barya at iba pa. Meron akong ibabahagi, ano lang to, medyo maiksi lang naman po itong babahagi ko tungkol sa bago, sa paper bills na mukhang bago pero luma, na medyo kakaiba, ibang klase ito. Bago po ang lahat, ito nga po pala ang Patok TV, my YouTube channel. Please support and subscribe and click the notification bell just to notify you about my latest video. Ito po ang bagong o lumang paper bills. Papakita ko sa inyo kung ano po ang sinasabi kong kakaiba at bakit ko sinasabi na ito ay mukhang bago pero luma. Sirain po natin muna ito. Ayan, itong papansinin natin. Ayan. Dito ay ang presidente o portrait ni Manuel Roxas. Ayan. Ang signature niya si former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Normal lang naman ng ano na to, ang paper bills na to. Ito yung sinauna. At dito mapapansin natin ang taon. Ayan. 2022. Ito ang serial number. At ang signatory dito sa Bangko Sentral, sa BSP, ay si ano pa, former Benjamin Jokno. Ayan. At sa kanyang kabila, normal lang naman eh, siguro halos naman lahat tayo nakakahawa kung nakakita na itong common na 100 piso. Pero sa palagay ko, hindi lang sa 100 to, sa 100 tong sinasabi ko eh. Meron din to sa ibang small bills, kagaya ng 50 at saka 20. Ito kasi, ito yung pinagtataka ko lang, medyo kakaiba. Akala ko, error siya. Yan. Pansinin niyo po. Ito yung logo, pag yung pinaka na seal, Bangko Sentral, itatawag na bank seal. Yan, yan ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung papansinin po natin ang kanyang signatory sa pagka sa baga pangulo ng Pilipinas, ayan o, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayan, ibig sabihin ito nilabas to nitong 2022 sa panahon na ni PBBM. At ito naman ang kanyang BSP Secretary, si Felipe Medalla. Yan. Kaiba sila, di ba? Ayan ah. Yan lang naman ang pinagkaiba nila sa taon, pareho 2022. Ayan. 2022. 2022.
sa kanyang kabila. Normal lang naman, pareho lang. Dahil 2023 na ngayon, maaaring magiging semi-hard to find to. Wala nang may lalabas na ito. Okay. Simula nung December o ngayon lang ako nakahawak na ito eh. Ito ang sinasabi ko na mukhang bago pero luma na. Ito lang nagbago. Presidente, logo ng Bangko Sentral at lang signatory. Yan. Tingnan natin sa iba para kung bakit ko ano napansin ito. Ayan o. Ayan o. President Duterte. Ayan. Ayan. Kaya napansin ko, siya lang yung kakaiba. Naniniwala ko na meron pa nitong iba, yung mga 50 pesos, 20 pesos or doon sa 500 meron din yan. Talagang parang semi hard to find na to kasi bibihira. Yan lang po, ay sana meron din kayo may tabi ng ganito at medyo magiging mahirap na to makuha dahil 2023 na ngayon. Siguro sa maraming hawak, sa mga collector na may maraming hawak, masasabi nila itong common. Pero sa mga wala pang hawak, maaaring magiging semi-hard to find na to sa mga wala pang hawak. Gaya ko. Isa pa lang to. At hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta. Bye. God bless po sa ating lahat.